City 100 Bajaj ng Kawasaki. Ating alamin kung anong meron dito. Meron itong USB charger na di mo na kailangan bumili ng converter kaya di ka na malulubat sa daan. Fuel consumption nito ay may average na 55 km per liter. Pag may sidecar, sabi ni Kawasaki. Fuel tank capacity nito ay meron 10.5 liters. Mas pinatibay na frame na gawa sa high tensile steel na sigurado tatagal ang buhay ng motor mo. Ang suspension sa likuran ay dual coil spring na adjustable na din kaya kahit anuman kondisyon ng kalsada ay kakayanin. May rubber na din ang apakan ng kambyo at preno na nagbabawas sa vibration. Meron din itong passing light na kung gusto mo man mag-overtake ay pwede kang magbigay ng signal sa kasalubong mo. Sidecar ready kaya di na mahirapan sa pagpapalagay ng sidecar. Para sa kanyang installment, ang SRP niya ay 53,200 pesos. Down payment na 5,400 para po sa kanyang 12 months, 5,658. Para sa kanyang 24 months, 3,433. At para sa kanyang 36 months, 2,718. Meron din po sila ditong 48 months na 2,382. Inclusion po ito ng 1-year LTO registration, 1-year TPL insurance at 1-year warranty. Dito lang po yan sa may BLC cycle capacitor lock. Dumako tayo sa kanyang specs. Engine type 4-stroke single cylinder single overhead cam. Cooling system air-cooled. Displacement 102cc. Maximum horsepower 7.59 at 7,500 RPM. Maximum torque 8.24 Nm of torque at 5,500 RPM. Fuel system, carburetor lang po to. Starting system, kick lang siya. Ignition system, CDI. Transmission type, 4-speed constant mesh. Chassis type, tubular. Front suspension, telescopic fork. Para sa kanyang rear suspension, swing arm. Tire size sa kanyang harapan, 2.75x17. Hindi po tubeless yan, tube type lang. At sa kanyang rear, 3.00x17. Brake sa kanyang harapan at sa likuran ay parehas lang pong mechanical leading drum brake. Ang total weight, 113 kilograms. Fuel tank capacity, 10.5 liters. Na may average down na 55 km per liter with sidecar. What's up mga soy? Nandito tayo sa BLC. Dito sa may Capacitor lock mga soy. Bablog natin itong City 100 ng Bajaj na merong USB port. Subukan naman natin si tight ko sa 5'8 or 5'9 pag nakasapatos mga soy. Unang upo. Yun. Flat footed tayo mga soy. Talagang ang gaan lang ng motor. Yung position ng paa mo talagang straight siya oh. Ito, pag upo ka mga soy, bali ganito yung position ng paa mo. Saka hindi siya ganong kalaking tangki nakabuka ka ka. Pero relax din sa balikat. Talaga kung panghanap buhay, service, pwedeng-pwede ang Bajaj, lalo na kung matipid sa gas. Magkita natin ang kanyang headlight, bulb type yan, front suspension, telescopic fork, ganyan siya, kapal mga soy. Ganda naman yung quality, yung fender niya, gloss siya, dito matte. Spoke yung type ng kanyang wheels, yung hub niya, okay din, yan, ganyan lang siya kalaki. Tube type to mga soy, hindi siya tubeless, ang size ng kanyang gulong, 2.75x17, so MVP Star Japan. Pagdating dito, makita natin, lagay na sidecar mga soy, so, madali na lang ilagay. At meron siya busina dito, isa lang. Mat ng finish ng kanyang exhaust. At dito makita natin meron siyang spark plug. Ito ang kanyang block. Ayan yung carburetor niya mga soy. Bali, ito yung pinaka fuel gauge mo eh. Pag naubusan ka ng gas, ilalagay mo lang dito sa pinaka reserve, yung arrow. Tatapat mo siya mga soy. Pero pag full tank mo siya, yan, dito mo lagay. Pag bigla siyang parang huminto, nabulunan, ilagay mo dito. Gagamitin niya yung pinaka reserve ng tangke. Ang cambio niya, apat lang siya mga soy. So forward, pag dadagdag ka ng cambio, yan lang yung sticker niya, decals, napakasimple, di ba? Bakal. Pagdating dito sa kanyang pinaka panel gauge mga soy, ito yung kagandaan ng Bajaj na to. Meron siyang neutral indicator, turn signal indicator, high beam, at meron siya dito USB charging port, di ba? Macha-charge mo na yung cellphone mo. Grabe, advanced na to ha. Ito pala yung nakita ko sa mga business type na merong charging port. At makita natin yung analog niya. Speedometer, odometer, yan lang naman. On and off ng kanyang ignition. Gloss ang kanyang pinaka handlebar mga soy. Or parang tapered type siya. Maganda rin na quality. Para siyang stainless eh. Dito yung on and off ng ilaw mo. Wala siyang starter button. Kick lang ang meron ng motor na to. Yung preno mo, adjustable yan mga soy dito. Kasi kahit rem brake yan. Pati dito, meron siyang passing light mga soy, yun, high beam, low beam, turn signal left, right, busina, at dito yung clutch mo mga soy, yun. Ganda rin yung ano niya, handle grip niya, wala siyang end bar, pero maganda yung pagkakapit. Pagdating dito sa upuan niya mga soy, yung inupuan ko nina, malambot naman hanggang dito sa back ride mo. Ganda yung quality ng upuan niya, buo siya. Yung suspension niya, parang dalawa siya, di ba? Meron siya sa loob na orange, so maganda yung play mo dito. Tapos yung sa foot peg mo, maganda rin quality oh, tubular type pa, may rubber din dito. Ayan yung kanyang sprocket, at ito ang kanyang chain guard. Parang ano na rin siya, aluminum. Ang size ng kanyang gulong sa likuran,
3.00 by 17 MBP star. Bulb type na rin ang kanyang turn signal. Ito yung pinaka-grab bar nyo soy, sa inyong likuran. Maganda na rin siya, pwede nyo lagyan ng box. May shape na siya dito. Yan yung taillight niya, bulb type din yan. Meron din siya reflector dito. Itong pinaka-pender niya sa likuran, plastic lang to. At pagdating dito sa kanyang exhaust, matte finish, meron na siyang heat guard na stainless dito. Pero ingat pa rin dahil pwede kang mapaso dito mga soy. Dito makikita natin, sidecar ready mga soy. Ayan o. At rubber to. Galing ng preno. Laki oh. Talagang apak na apak, tas rubber pa. Kickstarter lang nga siya mga soy. Nakasubok na ako ng Bajaj. Talagang hindi siya ganun kahirap sipain. Ito yung choke niya mga soy pag hard starting. Maraming maraming salamat sa Labistica. Siyempre kay Boss BJ. At kay Ma'am Arnie. Siyempre dito sa staff ng Labistica. Siyempre. Ito sila oh. Ano pangalan pre? Lorenzo po. Si Boss. Yes, Beans. Soy Leo. Joy po. Ayun, maraming salamat sa staff. Pangalan kuya? Si kuya? Roy. Ma'am Chandy. At dito nga tatapusin yung vlog guys. Maraming salamat kay Ma'am Jess. Ayan. So, ingat po kayo. Next vlog natin dito naman sa Kawasaki Big Bike Glacier naman.